Naniniwala ka ba na kaya yumaman ang ibang tao gaya na Henry C., Manny Villar, Elon Musk, Mark Zuckerberg at iba pa ay dahil lang siniwerte sila? Kung ganoon ang iniisip mo ay nagkakamali ka. Bagamat hindi sila pinanganak na mayaman, ay nagwapa din nilang umasenso sa buhay. Ito ay dahil pinaghirapan nila ang mga negosyo nila at kinaya nila ang mga dumaan sa kanilang mga pagsubok. Lahat naman talaga ay magdadaan sa ganitong proseso lalo na kung hindi ka naman galing sa mayamang pamilya. Pero malalaman mo kung magtatagumpay ka talaga kung may nakikita kang payaman sign sa iyong sarili. Narito ang 10 sinyales na iyaman ka at kalaunan ay magiging self-made millionaire. Pero bago yan, i-like and subscribe mo naman ang aking channel at i-click ang notification bell para ma-notify ka every time na may bago akong upload na videos na makakatulong sa iyo sa journey mo sa pag-asenso. Tapusin mo ang video na to hanggang dulo dahil ang number 1 ang pinaka-importanting signs na dapat meron ka. Kaya simulan na natin. Let's go! Number 10, ginagamit mo ang pera mo para mas magkapera. Kung ikaw yung tipo ng tao na palaging walang laman ng wallet dahil nakalagay ang pera sa mga bagay o negosyo na mas kumikita ng pera, well, nasa tamang landas ka. Ang mga ganitong tao ay nakafocus sa pagbili ng assets generating money at hindi sa mga bagay na hindi naman kumikita ng pera. Ang kanilang priority ay palaguin pa ang kinikita nila. Number 9, pinipili mo ang kaibigan mo. Sabi nga nila, you become what you surround yourself with. Kung ang mga kaibigan mo ay puro pag-iinom at gimmick, malamang sa malamang ay ma-adapt mo ang ganong habits o hobby. Pero kung ang mga kaibigan mo naman ay madalas negosyo ang usapan at kung paano magkapera at umasenso, ay dapat sila ang madalas mong sinasamahan. Aminin man natin o hindi, bibihira ang kaibigan na business-minded. Kaya dapat matanggap mo na bago kayo umaman ay mababawasan talaga ang kaibigan mo. Malaking faktor sa buhay mo ang mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya kung hindi ka magiging mapili sa kaibigan ay mahihirapan ka magtagumpay. Number 8, pinapangalagaan mo ang iyong kalusugan. Health is wealth, ika nga. At totoo naman, dahil baliwala lahat ng pinaghihirapan mo kung sa hospital bills at gamot lang din naman mapupunta. Mas mainam na unahin mo ang kalusugan mo dahil ang puhunan natin sa lahat ng ating ginagawa ay ang ating katawan. Ang mga taong healthy at hindi nagpapaka-stress sa trabaho nila or sa problema, sila yung mga taong malaki ang chance na umasenso sa buhay. Number 7, mapagbigay ka. Sabi nga sa Bible, God loves a cheerful giver. Ang mga tao na mapagbigay ng bukal sa kanilang puso ay mas pinagpapala ni Lord. At yung mga tao naman na madamot sa kanilang kapwa, sila naman ay pinagkakaita ng tadhana. Malayo ang tagumpay sa mga taong hindi kayang magbigay. Even in simple ways ng pagtulong ay counted yan kay Lord. Kung gusto mo talaga umangat sa buhay or maging mayaman, dapat ay may ugali ka na mapagbigay. Pero hindi ko naman sinabi na ibigay mo lahat. Kung ano lang ang kaya mo at kung ano yung bukal sa loob mo. For sure, babalik yan sa'yo 3 times or 4 times or baka nga 10 times pa. Number 6, naniniwala ka sa law of attraction. The law of attraction says that whatever we have in life today is all because of whatever we have attracted into our life. Kung ano ang ina-attract mo ay siyang magbamanifest sa buhay mo. Kung ikaw yung tipo ng tao na puro negativity ang nasa isip, negative din ang mangyayari sa'yo. Kung magtatry ka palang mag-business pero ang iniisip mo na ay baka malugi or baka hindi mag-work ang business mo, malamang hindi talaga mag-go-work yun. Kasi sa utak mo palang negative na. Ang sabi nga ni T. Harv Eker na author ng librong Secrets of the Millionaire Mind, your thoughts leads to feelings which lead to actions and these actions lead to results. So kung ikaw yung tao ang palaging iniisip ay magtatagumpay ka at nagtitake ka ng action para mangyari yun, mangyayari talaga yun, huwag ka lang susuko. Number 5, mahilig kang mag-aral. Kung mahilig kang mag-aral ay isa itong magandang sign para maging successful ka. Pero hindi pag-aaral sa school ang ibig kong sabihin, kundi pag-aaral sa pera, pag-aaral ng tamang mindset, at pag-aaral ng bagong skills. Hindi porket gumraduate ka na may honors ay magiging mayaman ka na. Nakadepende pa din yan sa paglabas mo ng school at sa kung paano mo papatakbuhin ang buhay mo. Dapat palaging bukas ang isip mo sa mga bagong ideas and learnings. Sabi nga ni Steve Jobs, learn continually. There's always one more thing to learn. Dapat may beginner mindset ka.
ang mayroong ganitong mindset ay hindi pinagyayabang ang kanilang kaalaman at sila yung palaging uhaw na matuto. Number 4, open-minded ka. Siguro ay natatawa ka pag narinig mo ang katagang, open-minded ka ba? Madalas kasi ay naririnig natin yan sa networking business. Pero sa totoo lang, tama naman talaga na dapat palaging open-minded ka. Kasi ang mga ganitong tao ay palaging handa na makinig sa mga business ideas and opportunities. Imagine mo kung may kaibigan ka na lumapit sa iyo na nag-present ng isang magandang business ideas at gusto ka niyang maging partner pero dahil close-minded ka nga ay hindi mo ito pinansin at kalaunan ay naging successful ito. Pwede mo naman sana ito pakinggan at aralin kung okay ba talaga yung pinopropose niya bago ka mag-decide kung ititake mo ba or hindi. Pagsarado kasi ang pag-iisip mo ay binablock niya kaagad ang utak mo sa mga possibilities and chances ng pag-asenso mo. Number 3, hindi ka natatakot mag-fail. Ang mga tao na may ganitong katangian ay malaki ang chance na magtagumpay sa buhay dahil hindi sila natatakot magkamali. Sabi nga, failure is not the opposite of success. It's part of success. Kung gusto mo talaga magtagumpay sa buhay, dapat alam mo na magkakamali at magkakamali ka. Pero hindi yun dahilan para hindi mo subukan. Si Thomas Edison nga ay naka 1,000 attempts bago mapagana ang light bulb. At nung tinanong siya kung ano ang pakiramdam niya sa mga failures niya, ang sabi niya, "I didn't fail 1,000 times. The light bulb was an invention with 1,000 steps." Kaya dapat maunawaan natin na bago tayo magtagumpay sa buhay, ay tanggap natin na ang failure ay parte ng proseso. Don't be afraid to fail. Be afraid not to try. At pwede mo din i-try na i-like ang video na to kung may natutunan ka and comment ka na din kung alin na ba sa mga nabanggit na signs ang meron ka at pakisubscribe na din sa aking channel para patuloy akong makagawa ng videos na makakatulong sa journey mo sa pag-asenso. Number 2, risk taker ka. The biggest risk is not taking any risk. Yan ang sinabi ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo na si Mark Zuckerberg. Kung titingnan mo ang lahat ng taong matatagumpay, sila ay may common denominator at ito ang pagiging risk taker nila. Kasi alam nila na kung hindi ka magtitake ng risk ay hindi ka magiging successful. Ang mga taong nananatili sa kanilang comfort zone ay kailanman ay hindi makakaalis sa kasalukuyang estado nila sa buhay. Ang tagumpay at tunay na kaligayahan ay palagi nasa labas ng iyong comfort zone. Ang pagtitake ng risk ang unang step para makalabas dito. Pero bago ka mag-take ng risk ay aralin mo muna ang papasukin mo at i-assess mo kung ito ba ay worth risking for. At kung oo, then go for it. Number 1, naniniwala ka na time is gold. Ang mga taong pinapahalaga ng oras nila ay sila talaga yung mga taong productive at may mga mataas na standard kung paano nila gagamitin ang kanilang oras. Naniniwala sila na time is gold. Lahat tayo may 24 hours lang sa isang araw. Kung ikaw ay isang empleyado, dapat minamanage mo ng maayos ang oras mo. Let's say meron kang trabaho from 9 a.m. to 5 p.m. pero minsan lumalagpas pa tayo dahil sa OT or traffic pa uwi ng bahay. So ipagpalagay natin na makakauwi ka ng 7 p.m. at makakatulog ka dapat ng 10 p.m. Dapat mong isipin ano ba ang pwede mong gawin from 7 p.m. to 10 p.m. Kung gagamitin mo pa yung 3 oras na yon sa pag-Facebook, panonood ng TV, or Netflix, 3 oras na agad ang nawala sa'yo. Pero kung igugugol mo yon sa pag-aaral ng bagong skills, or pag-aaral kung paano magkaroon ng extra income bukod sa sweldo mo, ay one step ahead ka na kaagad sa ibang pinapalipas lang ang kanilang oras. Dahil ang oras kapag lumipas na ay hindi na natin maibabalik pa. Kaya spend it wisely. Sabi nga ng American businessman na si Harvey Mackay, "Time is free, but it's priceless. You cannot own it, but you can use it. You cannot keep it, but you can spend it. Once you've lost it, you can never get it back." Talagang napakahalaga nito. Kaya let's make the most of it. I-recap muna natin itong 10 senyales na magiging mayaman ka. Number 10, ginagamit mo ang pera mo para mas magkapera. Number 9, pinipili mo ang kaibigan mo. Number 8, pinapangalagaan mo ang iyong kalusugan. Number 7, mapagbigay ka. Number 6, naniniwala ka sa law of attraction. Number 5, mahilig kang mag-aral. Number 4, open-minded ka. Number 3, hindi ka natatakot mag-fail. Number 2,
risk taker ka, at number one, naniniwala ka na time is gold. At kung may natutunan ka sa video na to, ay paki-like and subscribe ka naman sa aking channel para ma-notify ka every time na meron akong i-upload na video. And paki-comment na din kung alin ba sa 10 signs na yan ang meron ka. Maraming salamat sa panonood. Peace!